Hi guys, siguro po marami sa atin ay alam na itong pahayag na ito ni Secretary Abalos ng DILG. Okay, ito ay tahasang pagtanggap, pag-amin na talagang hindi nagtagumpay ang drug on war nung nakaraang administrasyon. Ang totoo niyan, mukhang lalong lumala. Bakit kaya? Napakasaklap na katotohanan. Diba? Yung tipong lalong lumaki yung problema sa droga at ngayon naman po mukhang lalong lalaki yung promise na itong administrasyon na ito na sila naman ay may magagawa. Ganun na ganun ang kalakaran ng ating mga politiko, ang mga nakaupo sa gobyerno. Palalakihin ang isang problema ko, no? At palalakihin din yung expectations ng ating mga kababayan na kaya nilang isolve ang mga problema. Okay. Sabi dito ni Abalos, 10 billion illegal drugs seized in first 6 months of Marcos administration. Grabe, no? 10 billion. 10 billion pesos na halaga ng illegal drugs ay talagang lumala. So ano yung sinasabing nagtagumpay ang drug war? Ano yung pinasasalamatan na itong mga kababayan natin sa nakaraang administrasyon? Ano kaya yon? Kasi nakakapagtaka. Alright, dahil kung may isang legacy sana na meron ang nakaraang administrasyon, napakaganda siguro kung tagumpay yung drug war. Dahil yung mga legacy or iba pang naging proyekto, mukhang hindi matatawag na legacy. Mukhang nagdulot lang ng problema. Katulad po ng Dolomite Beach at marami pa pong iba. So talagang hindi to maganda. Alam nyo kung ano po ang nagawa ng Philippine National Police noong nakaraang buwan? Ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang administrasyon ay umupo noong July 1. Batay sa records ng PNP, 10 billion piso ang nakumpiskang droga. Grabe, talamak na talamak ang droga talaga. At siguro alam natin na hindi lang mga ordinaryong tao. Karamihan sa mga, or may mga protector itong mga ganito, yung mga drug lords natin, sigurado tayong may sangkot. At yun na nga, inamin na rin ni Abalos na marami talagang sangkot at matatawag ng protector ng mga drug lords na nasa hanay ng PNP. Inamin na niya eh. Diba? So ito po ay nakakalungkot na katotohanan. Dapat talaga, unahin natin yung mga malalaking isda. Okay. Ang nangyaring drug war nung nakaraang administrasyon, ang pinakita lang or ang talagang tinugis lang ay yung mga users na nakakaawa. Diba? Wala talagang matatawag na due process. Diba? So sana ngayon na napakalaki ang expectation ng administrasyong ito. Pinalalaki lalo ng mga ganitong pahayag nga ng isang or ni Abalos, ng ating DILG Secretary. Sana naman talaga ay pagtuunan ng pansin. Dahil hindi lang mga fake news ang lumalason sa mga kababayan natin. Siyempre, alam natin na yung droga ay nauna pa sa fake news. Yun lang kasi, mukhang tinutumbasan na itong mga fake news at disinformation na kung tutuusin, halos kasing laki ng epekto sa ating mga kababayan. Yung pagkalason sa fake news at disinformation at siyempre, yung epekto ng droga.